XRM110 mga idol, lagi namamatay sa biyahe. At ito, chinek na namin to nung isang araw. Ang problema niya nandito, mahina yung lumalabas na kuryente dito sa high tension wire. Bali, tanggalin natin to, tapos papakita ko sa inyo yung kuryente niya. Pag malamig pa pala itong makina, madali siyang paandarin, tapos yung kuryente niya, malaki pa yung clearance. Pero pag uminit na, nasa biyahe na mula dito sa Kabuyaw hanggang Batangas, yan, saka na siya nagluloko pag nasa biyahe na. Lagi namamatay ang gagawin ng may-ari. Papahingahin, tapos andar ulit. Kaya ito yung check natin yung kuryente niya. Ngayon, malamig siya, malamig. Ay yung makin ay yung layo ng kuryente niya. Napakalapit na lang yan. So pag nilayo natin yan, wala na. Lalo na pag mainit yan, pala na talaga, halos ano na lang, siguro mga 1 mm. Yung layo ng kuryente. At dahil nga hindi pa ito napapalitan ng stator simula nung makuha tong motor na to, ay pinabili ko na yung may-ari ng bagong stator. Replacement lang. Kasi medyo mahal yung original. Ito yung tatak niya, Cryon. Kaya ang gagawin natin, ito, babaklasin natin to. Itong sa may stator niya para mapalitan natin ng bago. Yan po, original na original pa siya kasi mayroon pa siyang serial number. Sa ito, matataba yung ano niya, magnetic wire. Kumpara dito sa bago, yan, manipis. Tapos yun dito, primary niya, manipis. Tapos dito sa original, makapal. Kaya original pa siya, hindi pa siya napapalitan. Pag magpapalit nito, ito lang naman tatanggalin yan. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang tornilyo lang. Tapos sa paglalagay, ganun din yung position. Ganun. Diyan mga idol, okay na ano, napakahaba na ng kuryente niya. Yan, mga ganyan na siguro yung kuryente na lumalabas sa kanya. Siguro hindi naman na to titirik sa biyahe. At yun, maraming salamat sa panonood ng aking video.